Kaya bitawan na natin yan, yung mga bagay na yan, para tayo po ay maging masaya. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po muli to my channel, Bro Archie TV. Sana po ay muli nasa mabuti po kayong kalagayan habang pinapanood nyo po ang video na ito. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga nagsusubscribe, nagsusuporta sa channel na ito. Sana nagiging blessing sa inyo ang mga video na ina-upload po natin dito. Thank you po sa inyong lahat. Sa umagang ito ay pag-usapan nga po muli natin yung about sa cheerful heart. Yung nakaraang video po ay pinag-usapan po natin kung paano ba maging cheerful. Ano po, yan po yung manggagaling sa Proverbs 17 verse 22. A cheerful heart is a good medicine. Ngayon po ang pag-usapan naman natin sa umagang ito ay ano ba yung sangkap ng isang cheerful na puso o isang masayang puso. Ano ba yung mga kinakailangan ng isang puso na masayahin upang sa gayon ikaw ay maging pagpapala, maging daluyang ka ng pag-asa sa ibang mga taong nawawalan po nito. Ano po? Ang pagiging masaya po ay may kinalaman din kasi yan sa emosyon. Ano po? Sabi nga ng isang pastor, kumbaga sa pagkaintindi ko po, ang sabi niya, ang ating behavior ay nagmumula sa ating emosyon at ang ating emosyon ay nagmumula sa ating kaisipan. Ano po? Tayo ay may maling kaisipan, nagkakaroon tayo ng negative emotion and then tayo ay merong maling pagkilos o behavior. Ano po? Isang sekreto rin marahil ng isang pusong masaya na po ay punuin natin ang ating kaisipan ng magagandang bagay mula sa salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos, mga bagay ng Panginoon, para nang sa gayon ang ating kaisipan ay walang pagkakataon ang masasamang kaisipan na pumasok dito o maglaro sa ating kaisipan. At nang sa gayon, pag kami magagandang kaisipan na tumatakbo sa ating isip, ay magkakaroon din tayo ng magandang emosyon. Tayo ay masaya, tayo ay puno ng pag-asa, at nang sa gayon ay magkakaroon tayo ng maayos na behavior. Marahil yan ang unang sangkap na isang masayang puso. Ano po? Kailangan meron tayong magagandang kaisipan na tumatakbo sa ating isip at nang sa gayon magkaroon tayo ng magandang emosyon and then magkaroon tayo ng maayos na behavior. Kasi nga po, kung mapapansin ninyo, ano po, nangyari na ba sa inyo na one time pag nakaalala ka ng isang magandang bagay kahit nag-iisa ka, napapangiti ka kasi gumagaan yung emosyon kapag nakakaalala ka ng magagandang bagay. Kaya yun yung isang sikreto din, kumbaga, ng isang masayang puso. Dapat punin natin ng magagandang kaisipan ang ating isip upang sa gayon magkaroon tayo ng masayang emosyon at masayang pagkilos sa araw-araw. Yan yung una sa ating sikreto o sangkap na isang masayahing puso ay dapat maroon tayong magagandang kaisipan na tumatakbo sa ating isip. Punuin natin ng mga word of God, mga promises of God, ang ating kaisipan. Yan. Ang pangalawa sa sangkap sa pagkakaroon ng masayahing puso, ano po, ay ang pagpapatawad. Kasi napakahirap maging masaya pagka may mga bitterness na kumikim-kim tayo sa ating dibdib. Ano po? Napakahirap maging masaya pagka tayo ay may kinikim-kim na galit. Kaya isa yan na sangkap para sa isang masayang puso, yung matuto kang magpatawad wholeheartedly. Kumbaga, buong puso kang magpatawad, magkukumit ka na patawarin siya ng buong puso o yung mga taong nakakasakit sa'yo. Nang sa gayon, lumuwag yung ating kalooban, magkakaroon tayo ng masayang puso. Napakahirap maging masaya pagka tayo po ay may kinikim-kim na galit sa ating kalooban. Kaya, bitawan na natin yan, yung mga bagay na yan, para tayo po ay maging masaya.
Yan po yung pangalawa, sa pagkakaroon ng masayang puso, ano po, magpatawad po tayo. Wholeheartedly, magpatawad tayo ng buong puso. At isa po sa sangkap ng pagkakaroon ng masayang puso, ano po, ay do not overthink. Sabi ng Panginoon sa Matthew 6:34, kaya't huwag niyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Yan kasi yung isang nagiging problema din natin, kaya tayo hindi nagiging masaya, ano po. Yung masyado tayong nag-iisip ng mga bagay-bagay, hindi pa dumadating yung problema, hinahabol na po natin. Kaya nagiging mabigat, hindi tayo nagiging masaya dahil hinahabol na natin yung mga kabalisahan. Hayaan po natin yung mga bagay na ang Diyos po ang bahala dyan. Sometimes ganyan po yung nangyayari sa atin. Sobra tayong nag-overthink sa mga bagay-bagay, kaya po hindi tayo nagiging masaya. Masyado tayong nababalisa, masyado tayong kinakain ng takot. Kaya hindi natin maranasan na maging masaya. Masyado tayong nag-overthink. Tigilan na po natin yung pag-overthink, ano po. Isa din yan sa nakakaagaw ng ating kaligayahan. Yan po yung isa pa sa sangkap ng pagiging pagkakaroon ng masayang puso. Stop overthinking. At isa pa, sa pagkakaroon din ng masayang puso, ano po, isang sikreto pa rin po dyan yung patawarin mo rin ang iyong sarili. Kung nakapagpatawad ka sa iba, dapat patawarin mo rin, makuha mo rin na patawarin ang iyong sarili. Dahil may mga pagkakataon talaga na nadadapa po tayo. At kung ang Diyos nga po ay napatawad na tayo, yung sarili naman natin, hindi natin mapatawad. Kaya nahihirapan pa rin po tayo na maging masaya kasi hindi natin mapatawad yung ating mga sarili. Gawin natin yung mga bagay na kaya natin, o gawin natin yung the best natin sa mga bagay na magagawa natin. Pero tayo po ay tao lamang na meron po talagang limitasyon, kaya madadapa at madadapa po tayo. Sa ganung pagkakataon, patawarin po natin yung ating mga sarili. At nang sa gayon, ay magkaroon po tayo ng masayang puso. Yan po yung isa pa din sa sangkap ng pagkakaroon ng masayang puso. Ano po, patawarin natin yung ating mga sarili. Kung ang Diyos nga po, pinatawad na tayo, nakapagpatawad din tayo sa iba, patawadin natin din yung ating mga sarili. Ano po. At ang isa pa po na sangkap din para sa masayang puso, ano po, ay yung kalusugan, yung physical. Kasi parang napakahirap na rin po maging masaya pagka masyado ang maraming nararamdaman sa iyong katawan, ano po. Kaya matuto tayo na alagaan din yung ating kalusugan. Pangalagaan natin yung katawan na ito na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Huwag natin aabusuhin, alagaan natin yung katawan na ito, dahil kapag ka marami na tayong nararamdamang sakit, parang nababawasan na rin yung ating pagkamasayahin. Although ang Panginoon naman talaga ang ating kagalakan, pero yung physical na katawan kasi, pagka meron na tayong mga dinaramdam na mga sakit sa ating katawan, parang nababawasan na rin po yung pagiging masaya. Kaya sana, tulungan natin yung ating mga sarili na huwag aabusuhin, dapat pangalagaan natin to sa anumang bagay na pwedeng makasira dito. Kasi yan din yung isang sikreto din, kumbaga, na ng pagiging masaya. Dapat malakas yung katawan natin, maalagaan natin yung katawan natin. Although, dadating talaga yung panahon na tatanda tayo at manghihina. Pero isang paalala rin sa atin na huwag nating aabusuhin yung ating mga sarili, dahil pagka may mga nararamdaman na tayong sakit sa ating katawan, nababawasan din yung ating pagiging masaya. Kasi may mga lugar na hindi ka na mapuntahan, o may mga pagkain na hindi mo na makain kasi pinabuso mo na siya in the past. Kaya sana tulungan tayo ng Panginoon na alagaan po natin yung ating mga sarili. Sa gayon, nagagawa po natin yung mga bagay na kalooban ng Panginoon, nakakapagsaya po tayo. Kaya tulungan tayo ng Panginoon sa bagay po na ito. Alagaan po natin yung ating mga sarili, yung kalusugan po natin. Kasi yan din po yung isa sa sangkap ng masayang puso, yung may malusog ka rin na pangangatawan. At isa pa po sa sangkap ng pagkakaroon ng masayang puso, ano po, ay yung makagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Magbigay ka with commitment, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Diba, mas masaya yung nagbibigay ko kaysa ikaw yung binibigyan. Kaya sana, tulungan tayo ng Panginoon sa bagay na yan, kasi diba, mas masarap yung nakakatulong ka, ikaw yung nagbibigay, nakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, kaysa ikaw po yung ginagawan ng mabuti. Although, may mga pagkakaroon
pagkakataon na tayo yung tatanggap ng tulong, pero sana tulungan tayo ng Diyos na tayo yung makagawa ng mabuti, kasi di ba mas masaya pag ikaw yung nakakagawa ng kabutihan sa iyong kapwa na po. Isa din yan sa mga sangkap ng pagkakaroon ng masayang puso, yung ikaw ay nakakagawa ng mabuti sa iyong kapwa. At yan po yung isa pa sa sangkap ng pagkakaroon ng masayang puso na po. Ito pa po yung isa sa sangkap din ng pagkakaroon ng masayang puso na po. May mga pagkakataon talaga na nadadapa po kasi tayo. May mga pagkakataon na dahil tayo ay limitado bilang isang tao. May mga pagkakataon na nagkakamali po tayo, nagkakasala po tayo. Although hinihiling natin sa Panginoon na ang mga wise decision natin, grasya ng Panginoon sa ating mga wise decision sa bawat araw. Pero may mga pagkakataon talaga na nasasalpak po tayo or nadadapa po tayo sa ating mga kamalian at sa ating mga kahinaan. Isa sa sikreto din ng masayang puso, ano po, enjoy natin yung grasya ng Diyos sa ating buhay. Kaya tayo po ay mga taong limitado. Enjoyin po natin kung ano man yung grasya ng Panginoon. Hindi ito isang palusot sa paggawa ng masama, pero sa pagkakataon po na nagkakamali tayo or nagkakasala tayo, hingin natin yung grasya ng Panginoon. Kumbaga, umasa tayo sa grasya ng Diyos sa ating buhay. Enjoy the grace of God, kasi tayo po ay limitado. May mga pagkakataon na tayo nadadapa, nagkakasala, nagkakamali. Kung sabi nga doon sa 1 John 2 na andyan ang Panginoon na nasasalo sa atin, kumbaga. Andyan ang Panginoong Hesus nasasalo sa atin sa ating mga kakulangan. Yan po yung mga bagay na sangkap para sa isang masayang puso. Ano po. Sana sa mga kaunting bagay na ito, kung meron pa po akong hindi nasabi, ay libre nyo pong i-comment sa comment section po natin. Sana kung gustuhan nyo po ang video na ito, ay pwede pong mag-like. Kung may mga tao na pwedeng makatulong ang video po na ito, ay sana po ay pakishare na lamang po. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Sa Diyos ang papuri.